What's up mga Madisens? Nandito naman tayo ngayong araw for another informative vlog patungkol naman sa improvised plates at temporary plates at ano nga ba ang epekto kapag gumawa tayo ng DIY plates. So let's go! Katulad nga sa sinabi ko dun sa intro, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung temporary plate at saka yung improvised plate. At isasama na rin natin yung panayam kay LTO Chief JR Tugade noong April 27, 2023 patungkol dun sa paggawa ng mga DIY na plaka. So bago ang lahat, meron kasi tayong order, which is yung Joint Administrative Order number 2014-01 na bawal tayong gumamit ng unauthorized plate. So meron tayong dalawang plaka, which is as per LTO, yun ay yung temporary plate at saka yung improvised plate. So for example, meron tayong bagong labas na sasakyan sa casa. So most likely doon guys, alam naman natin yun, na wala pa talagang ilalabas na plaka o ibibigay na plaka si dealer. So most likely ang ibibigay nila sa atin is yung ORCR ng sasakyan natin. So doon tayo pwedeng mag-base kung ano yung gagamitin nating temporary plate. So for example, sa temporary plate kasi, sa motor vehicle, ang ginagamit nila is yung conduction sticker. Dapat tugma yun. While naman doon sa mga motorcycle at tricycles, dapat ang gagamitin nilang temporary plate is naka-base doon sa MV file number ng sasakyan or ng motorsiklo. So, meron nga nilabas si LTO na guidelines patungkol sa paggawa ng temporary plates. So guys, though meron nga silang nilabas na guidelines, marami pa rin ako nakikita sa daan na mga motorista na hindi gumagamit ng authorized na plaka na binigay na guideline ni hindi sumusunod dun sa guidelines ni LTO. Meron ako nakikita background ng temporary plate nila is black, yung iba naman kulay white yung font, yung iba iba yung font style, yung iba may nakalagay meron click, merong Honda Beat, may kung anong model yung ano nila, yung motor nila or sasakyan nila. And guys, dun kasi sa ano, sa mga plakang binanggit ko or yung mga example na yun, pumapasok yun sa unauthorized plates kasi meron nang binabang guideline si LTO kung ano yung format na gagamitin natin sa paggawa ng temporary plate. Ipa-flash ko na lang sa screen yung sample format na nakalagay dun sa guidelines ni LTO sa paggawa ng temporary plate ng motor vehicle at saka ng motorcycle. Ayan, tingnan nyo na lang dyan para yun na lang yung sundin yung format. And yun, wala na kayong magiging problema pag sinunod nyo yung format na ilalabas ko dito sa screen. So ano naman yung improvised plate? Guys, yung improvised plate, ito na yung hihingi tayo ng authorization letter galing kay LTO. Pero guys ha, may mga basihan yung LTO sa pagbibigay ng authorization letter. So, hindi ka agad-agad makakahingi ng authorization letter unless pag nakita ni LTO na luma na yung plaka mo, hindi na mabasa yung print dun sa plaka mo, or nawawala na yung plaka mo. I don't know kung meron pang ibang mga basis dun, pero yun yung mga three main concern na ina-accept ni LTO sa pag-i-issue ng authorization letter
So guys, ang tanong, paparahin pa rin ba tayo once na gumawa tayo ng improvised plate kahit may authorization letter na tayo? Yes, paparahin pa rin tayo. Pero guys, ang need nyo lang naman ipakita doon is yung authorization letter galing kay LTO tapos yung ORCR. Then after noon, pwede na kayong umalis. You're good to go na. At wala na magiging problema doon. So guys, so bakit ba natin kailangan sundin yung guidelines ni LTO patungkol or doon sa paggawa ng plaka, ng temporary plate tsaka ng improvised plate? So guys, kasi based doon sa Joint Administrative Order 2014-01, ang penalty ng paggamit ng unauthorized plate ay 5,000. So 5,000 yun guys, malaking halaga yun. So syempre ilang araw din nating bubunuin yung 5,000 na yun, di ba? So for the sake na lang na hindi tayo mabigyan ng penalty na malaki, siguro sundin na lang natin yung proper format. Kasi yan nga, may nakikita ako sa daan, may black yung format, may tie pa yung sulat, yung iba ang laki ng size ng plaka. And kasi ano ba naman yung susundin mo yung format na yon? Hindi naman siya nakakasira ng forma ng motor eh. Hindi rin naman siya nakakabilis ng plaka or ng motor kapag maganda yung plaka mo or todo yung design ng plaka mo. And guys, siguro sa LTO 5,000 yun, pero I think dun sa mga enforcers, yung mga LGUs, 2,500 din yun. So malaki-laki pa rin yun guys. So me personally, ang may advice ko lang sa inyo, gumamit na lang kayo ng proper format ng plaka. So sinasabi ko nga lagi sa mga kakilala ko, format your own risk. So pag alam mong yan yung nilagay mo sa motor mo, dapat alam mo rin yung consequence ng paggamit mo nung nilagay mo dun sa motor mo. Kasi hindi naman pwede na magre-reklamo ka dun sa nang huli. Dahil, nanghuli ako, ba't niya ako inuhuli? Eh, pinaganda ko lang naman yan. Eh, yun nga eh, meron tayong guidelines na binaba. So, yun, wala tayong laban dun. Kasi may administrative order, tapos merong guidelines na binaba, tapos hindi natin binasa. So, dapat alam natin yun bago tayo gagamit ng mga sasakyan or ng motorsiklo, ganun. Dapat alam natin yun. Kasi tayo rin naman yung mahihirapan pag tayo yung nagpasaway. So, alam naman natin na sobrang, yung ibang lugar, sobrang higpit. Yung iba, nakakalusot. Pero karamihan sa ibang lugar, guys, talagang mahigpit talaga sila. So, yun. I suggest na muna na lang kayo, gumamit na lang kayo ng proper format. Kasi less hassle. Hindi kayo magbayad. Hindi kayo ma-stress sa magkukuha ng saan nyo kukunin yung pambayad ng penalty. Pever na pahuli kayo. So, yun. Ano pa ba? So, yun. I think nasabi ko naman na lahat ng information na gusto kong sabihin. And I hope guys, nakatulong tong vlog na to para sa mga motorist, kapwa nating motorista dyan. And guys, paki-share, like, and subscribe naman tong channel na to. Dahil ito, ginagawa lang namin tong vlog na to to help the riding community or rider community. Kasi, syempre, alam naman natin na hindi lahat maalam sa batas trapiko. Even me, ako nagbabasa-basa na lang din ako dahil syempre ayoko rin yung maging hassle or ma-hassle sa pag nahuli ako. So yun, guys, sabi nga ni Kuya Kim, di ba, lamang ang may alam. So pagka gumamit tayo ng sasakyan, make sure na kahit papaano meron tayong baon na kaalaman doon sa mga batas trapiko na ini-implement sa bansa natin. So yun,
I think yun na lahat yung ano yung mga ibibigay kong information, and I hope may natutunan kayo sa vlog na to. Guys, please paki-share, paki-support naman tong channel na to para sa iba pa nating informative vlog. And ginagawa namin talaga to ng partner ko para makatulong sa mga motorista at para ma-inform kayo kung ano ba talagang ano yung mga dapat yung malaman sa daan. Yung mga batas trapiko, yung mga proper attire, gano'n. Gagawa natin ng content yon. So, guys, ano na lang. Pakisupport na lang and pakishare and like na lang din yung, ano, yung channel. And lagi nyo tatandaan at lagi kong sinasabi, matuto tayo maging masaya para sa iba. Dahil kapag naging masaya tayo para sa iba, mas ibibless pa tayo ni God. So yun lang, ride safe, and God bless sa inyong lahat. So bye-bye!